Gusto nyo bang malaman kung sino ang tunay o legit talent coordinator? Hoy! Meron po akong tips at ito'y sana isundan nyo ko sa vlog na ito. Sapagkat kung hindi nyo malalaman ito, tiyak, maluloko ka. Maiisang ka, baka hindi ito talent coordinator. So bueno, sa lahat ng gusto mag-extra sa TV o mag-talent o mag-artista, sinong dadaanan? Talent coordinator! Ano nga ba ang mga requirements ng tunay at ganap na talent coordinator? 7 bagay lang yon. Sundan mo ko! Number 1, dapat makuha nyo ang kanyang legit Facebook account. Bakit? Dito sa kanyang Facebook account, malalaman nyo kung sino ang kanyang mga friends. At kung ang mga friend niya ay mga taga-pelikula, taga-television. For example, makikita mo sa mga profile ng kanyang mga friend ay siya character actor, theater actor, o especially artista, o kung hindi naman medyo familiar sa inyo na ito'y lumalabas sa TV, aba, medyo maniwala ka na dyan. Okay? Nulit ko, number 1, kunin nyo ang kanyang Facebook account. Then, scroll, check the Facebook. Doon nyo malalaman ang kanyang mga friend kung taga television o pelikula or nasa movie industry. Okay? Okay, number 2. Kailangan hingian nyo siya ng ID. Hingihan niyo po siya ng ID. Sometimes, ang iba po, merong ID. At ang ID niyan, kung hindi man hingihan, I'm sorry, pwede ho ba, sir, ma'am, makita po yung ID? Kasi po, baguhan lang po kami. Okay? Sa kanyang ID, makikita niyo po kung siya ay talent coordinator at kung saan siya accredited na TV station o anumang programa o anumang malalaking istasyon dyan. Hello po dyan sa mga malaking station dyan. Okay, dun nyo po malalaman kung saan siya kinikilala bilang isang talent coordinator. Okay? Number 3, Hop, napaka-importante ito. Tanungin nyo po kung meron po ba siyang talent agency. Ang pagiging talent coordinator po, advantage po talaga kung meron siyang talent agency. At ano-ano nga ba ang mga requirements din ng pagkakaroon ng talent agency. Okay, bonus po ito. Nakilala natin si talent coordinator. Siyempre, kailangan natin malaman kung ang kanyang talent agency ay legit. So, letter A, meron po siyang DTI or business name or business permit. Ba? At ikit sa lahat, kung meron naman siyang SEC number, malaking bagay din po yun. At inuulit ko po sa lahat ng bago po dyan sa aking YouTube channel, kindly to click the notification bell and like and share po. Okay, sinishare ko po ang aking munting kalaman at karanasan nang sa ganon, walang magbibima. Okay? And then, syempre po, meron po siyang sariling office. Okay? May office po siya. Kasi doon po sa office niyo, makikita mo ang kanyang mga katibayan. Na patutuo, maaaring meron po siya ng paka-display ng mga picture ng kanyang mga talents at babagatin po natin yun sa pang-picture, importante po yun at kung ano mang kanyang mga requirements, nakalagay po din. Hindi naman kasi din natin ng TC ang kanyang mga requirements, siyempre doon sa kanyang office. Sinulit ko, may office po siya, ano po? And then, meron po siyang, ito pa, importante po to, kung may makikita ka pang fetikas, ang nagpe-fetikas, siguro yun, baka pwede mag-CE ka o pwede kang meron kang butcher. Pero bibihira po ito mostly. Sa ngayon po kasi, mostly ay shooting report na. Dahil si DC, kapag accredited dun sa isang station, TV station, o sa isang pelikula, ay meron siyang shooting report. So sa shooting report, sayang nga lang po, ang lingkod, wala akong sample at ako'y nagpadali. Sa shooting report, nakalagay po dyan, for example, nakalagay po dyan yung kanyang pangalan ng talent agency. Okay? And then, syempre, yung date and location, tapos, yung example, may 20 talents po siya. 1 to 20. Tapos nakalagay po doon yung mga pangalan nyo. Or depende sa inyong screen name. Kung gusto nyo magpalit na screen name. Especially yung talent fee nyo. Dapat
dapat alam nyo po yung pinipirmahan nyo, nakalagay yung talent fee. At huwag na huwag po kayong pipirma sa isang shooting report na walang talent fee. Bakit? Mahirap na. Eh paano pala kung malaki yung TF mo dun? Eh hindi mo alam tuloy kung magkano ibibigay sa'yo at ibiabot na lang sa'yo, nakasobre. Mahirap yun. Anyway, dati po nangyayari yun. Pero sa ngayon, dahil napakabait ng ating mga malalaking station at pinag-usapan ito ng mga production, especially mga producer and the directors, ipinagbabawal na ang pagbirma sa shooting report, nulit ko, nang walang nakalagay ng inyong price o yung talent fee nyo. Okay? Okay. Again, kaloob pa rin ito po ng requirements sa isang talent agency. Okay? Dito na po tayo. Higit sa lahat naman, meron po siyang training acting workshop or facility. Pagtitrainingan nyo, doon kayo po mag-aaral ng pag-acting workshop nyo. Naglalaan si TC Mosty ng araw upang hubugin ang kanyang mga talents. Dahil bakit? Kung magkakamali at papalpak ang kanyang talent, syempre kawawa naman po ang ating mga talent coordinator. Maaring siya hindi nakuna ng production, o maaring tanggalin siya sa pagiging talent coordinator. Okay? So, importante po yun. May mga workshop mo tinatawag na free. Especially po yung basic. So, possible ay fag-free basic acting workshop. Wala tong fee. Maliban na lang sa ibang agency o talent coordinator. Pero yung inuulit ko, mayroong mga talent coordinator o talent agency na nagpapa-workshop. At yun ay mostly na may module at syempre may fee yun. Okay. At higit sa lahat, bago ko makalimutan, ang letter G. Okay? Nasa G na ba tayo? Nulit ko. Mula kanina sa A, B, C, D, E, F, G. I repeat. Dapat meron siyang DTI, letter A. Sa requirements ng isang talent coordinator o may talent agency, meron siya DTI. And then, syempre, may business permit siya or may SEC number. Importante po yun. And letter C, meron po siyang sariling office. Hanggat maaari, meron po siyang office na po. At letter D, meron po siyang may mga support documents po siya na nagpapatotoo kung saan siya accredited o mga katibayan na siya talaga ay tunay at ganap na talent coordinator. And letter E, meron po siyang petty cash or hindi man petty cash, butcher. Pag meron ganun, swerte nyo. The best yun. Pero kung wala naman, at least shooting report. Hanapin nyo po yung gat maaari o kung hindi man, walang masamang maghanap o magtanong sa mga talents na may encounter nyo. Na mga nauna na doon sa inyo, sa talent agency na yun, o sa talent coordinator na yun. And then, letter F, meron po siyang training workshop facility, o meron siyang studio. Bakit? Doon po kayo inuhubog, itinitraining sa lahat ng baguhan, o maging datihan. Nang sa ganon, inulit ko, hindi naman mapahiya kayo, at especially si talent coordinator. Okay? Then, syempre, inulit ko nga, yung mga talent agency na to, may iba, nagpapabayad, ang iba naman, wala. So, at least, doon muna tayo sa point. Kilatisin mo natin kung si talent coordinator at talent agency kung legit. Doon sa mga binanggit ko kanina, pwede nyo pong i-review. At least, malaking bagay po yun, okay? And then, yun po yung letter G po natin, kalakip ng talent agency, meron po siyang tinatawag na mga coach acting instructor. Coach director. Oh, I mean, acting instructor or coach acting or director. Bakit importante po ito? Advantage po ang isang talent coordinator o pagkakaroon ng talent agency, meron po siyang mga instructor na legit. At higit sa lahat, tip ko hanggat maaari, ang instructor o coach acting dapat umaarte rin. So malaking bagay po yun. Bakit? Gusto nyo bang tinuturuan ang inyong anak o tinuturuan ikaw? Tapos si instructor o si coach acting ay panayturo tapos hindi naman pinapakita sa'yo o binibigay ng example kung paano gawin yun. Diba? Okay? So again, number 5 na po tayo. Ito po yung mga bonus natin. Number 5 na requirements ni talent coordinator. Get maaari, meron po siya na mga certificate o mga patotoo na member din siya sa ibang ahensya na siya ay kinikilala as talent coordinator. If I'm wrong, hindi ako nagkakamali. Film Development Council of the Philippines. Shoutout po kay Ma'am Lisa Dino. Kapag member po siya dyan, advantage po yan. At kung ano pa man, na mga ahensya, nagpapatotoo na kinikilala siyang talent coordinator, malaking bagay yan. Okay? Yun po inulit ko, ang number 5. Okay?
And then number 6, eto na po, dito na tayo sa number 6. Bonus again ito, bonus impact sa isang talent coordinator. Siyempre, meron po siyang ano, mga ano, meron po siyang nangangapatunayan na mga talents niya o mga extra niya na nabigyan ng break. Binigyan ng break. At tuminsan, nakikita po ito sa kanyang office, sa talent agency niya, na meron siya mga picture. Picture ng artista, hindi po sapat. Hanggat maaari, meron siya ipinakita. Hanggat maaari, itong bonus, bibihira po tuminsan, na meron mga talent coordinator na talagang may pinapatunayan sila, may ipinakita sila, na na-discover na ang kanyang talent. At lalong-lalo na, kung merong talent coordinator na nakilala nyo, na meron siyang pinatunayan na naging artista na talent niya, nagbunga galing sa kanya. Oh, shout out syempre sa mga taga talent center diyan. Saan ito ang galing? Ito yung mga talent center na mas mataas ang kategorya doon sa talent coordinator o merong talent agency. Kadalasan ng mga talent agency na to doon sa talent center na to doon sa malalaking TV station. Yun nga lang, kadalasan po rito, either diniscover ng production or ng TV station, ng director, no? Kung sino man nag-discover sa kanila o kung saan man sila na-discover, doon sila hinubog at hinasa. And then pag binitawan, ang lulupit, ito yung mga idol natin. Anyway, ganun pa man, ang talent coordinator o talent agency, malaking bagay po ito na pagdadaanan sa lahat ng talents o extra o nagnanais mag-artista. Bakit? Sila po yung ating tulay. Okay? Inulit ko, ng number 6, meron siyang napatunayan na naging artista na. Advantage po yun. At number 7, sandali! Importante to. So, ibig sabihin, kung hindi siya talent coordinator, so bago ko ituloy ang number 7 na requirements ni talent coordinator, so possible, ito po ay talent supplier. Pero sandali, sa susunod ko pong vlog, ipapaliwanag ko sa inyo kung sino yung talent supplier. Dahil baka mamaya, hindi nga siya talent coordinator at nagpanggap na talent supplier. So, bueno, pag-usapan po natin yan sa susunod kong vlog. Okay, go na tayo sa number 7 na requirements ni talent coordinator. Number 7, yes! Number 7 na dapat meron si talent coordinator. Ito, importante rin po ito, ha? Dapat good ang reputation. Magandang reputasyon ni talent coordinator sa television man o sa pelikula. Bakit? Dito po nakapaloob ang kanyang mga performance. Siyempre, yun nga, magaling siya mag-manage. Kapag magaling siya mag-manage, ibig sabihin, possible na magkakaroon nga talaga siyang bunga o magkakaroon ng produkto na pwedeng mag-artista. Sapagkat si talent coordinator ay hindi lang basta para kumita, kung hindi siya po ay ating gamay o katuwang nyo para maabot nyo ang inyong mga pangarap. At siyempre, backcheck nyo rin kung si talent coordinator, ito ba'y baka mamay, ito ba'y nakadispal ko na. May mga ganun, pagpaumanin po, sorry, bato-bato sa langit kung ako'y nagkakamali. Pero may mga minsan na nangyayaring ganito at maaaring narinig nyo rin po ito. So, importante po yun. At higit sa lahat, syempre, 30% lang ang kanyang porsyento na dapat ikaltas. O baka naman mamaya, 50%, nalaman nyo, tutuloy pa kayo dyan. Huwag na. Hanap kayo maraming mabubuting talent coordinator. At higit sa lahat, baka naman si talent coordinator, madali siyang mabulungan. O kaya naman masulsulan. O mabrainwash. Anyway, nasa tao lang po yun. Pero inuulit ko po, hanggat maaari, si talent coordinator, lalo na kung nalaman nyo, ito'y makadiyos, may prinsipyo, makatao, ang mga bagay na yan ay naguhubog kay talent coordinator na maaari nyong pagkatiwalaan, maging loyal kayo doon sa manager na yon o talent coordinator na yon, at pwede nyong panghawakan hanggang kayo ay magtagumpay. Magtagumpay man sa hindi, makakaasa ka. Ang talent coordinator na yan, mula sa number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, kahit sino pang simira sa inyo, kahit sino pang mag-brainwash sa inyo, lalo na, especially po, shout out kung ito, kayo, nagkakaroon ng magagandang eksena na, role, o break, hindi po mawawala, pagpaumanin, ang mga crab mentality, laglagan, siraan, at suhulan, at sana hindi ganun siya, hindi rin po siya, agad nasusuhulan dahil may prinsipyo siya. Once again, maraming salamat po sa mga nag-antabay, nakinig, at sana po may natutunan kayo sa aking munting ibinahagi engineer.
ang lingkod ay hindi po nagmamagaling at wala akong dapat patunayan sa sarili sapagkat ako po ay simpleng manlalabas lang. Isang ordinaryong character actor, nais ko po sana itong ibahagi sa inyo nang sa ganon hindi po kayo mapeke ng nagtatalent-talent coordinator o talagang legit talent coordinator. Again, once again, please click the notification bell, like, comment, and share. Lalo na sa mga may gusto pang matutunan at gusto pang i-vlog ko, i-share ko, comments lang po kayo. Okay? Again, this is Papa Drago Vlog and I salute all of you. God bless us all. Thank you.